awit kayo sa Panginoon. Aleluya! Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Aleluya! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapanalig, ipagkaisa natin ang ating sarili sa Panginoon sa ating pagganap sa sakripisyong ito. Ngayon po ay ginugunita din natin si San Stanislao, obispo at martir ng ating simbahan, kaya tingin natin ang panalangin ng martir na ito at maipaabot natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Ihanda natin ngayon ang ating sarili sa paghingi muna natin ng kapatawaran at awa sa nagawa nating pagkakasala. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok pa sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa paninindigan para sa pananampalataya sa iyo ng obispong si San Stanislao, siya'y pinaslang sa tabak ng umuusig na kaaway. Pagkaloob mong kami matapang ng makapanindigan hanggang mamatay para sa pananampalataya. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iniakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagitngit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin, sa pasalamat di ako titigil. Ang galing ng poong hanaping masikap, yaong nagtiwala sa Kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad.
dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya iyaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid, inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumutulong siya sa nasisipayo, ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa dinakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig. Ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanya ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tamang-tama itong ebanghelyo natin, no? Sa topic namin kanina sa programang Healing Touch. Kasi pinag-usapan namin ay langit, no? Alam niyo, tayo po, mahilig tayong mag-post ng mga, di ba, pag nari kumain tayo, no? Pinipicturan pa. We want to share it to people, no? Siyempre, masaya ka o kaya nakapunta ka sa isang magandang lugar, no? Pinapakita natin iyon. You know, iisipin natin, no? In the same way, Jesus is telling us or showing us what is heaven like, no? At walang ibang makakapag sa larawan sa atin ng langit kundi si Jesus na bumaba galing sa langit, no? Now, kung sinasabi ni Jesus yung mga bagay na makalangit sapagkat nais niya ang tao ay makabalik, no, sa kanilang tunay na tahanan. At maalala natin ang sabi ng ating Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, walang makapupunta sa kaharian ng Diyos, kundi sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, ang pagpapahayag ni Jesus ng mga bagay na makalangit, at mismo yung langit po, ay nararating lamang ng tao, no, sa pamamagitan niya. Yung mga paraan ni Jesus ng pagpapaliwanag ng kaharian ng langit. Maraming paraan, no? Katulad ng piging, kainan, maraming pagkain. Masagana. Sapagkat masagana talaga,
sa kaharian ng Diyos. No? Pero hindi lang talaga yan tumutukoy sa pagkain, no? Kundi masagana sa maraming pagmamahal, maraming kagalakan, maraming kapayapaan is so abundant, no, in the kingdom of God. But that is why Jesus come to us, no? Kasi siya yung daan natin patungo sa langit na iyon. Kaya dito sa lupa, binibigay na rin sa atin ng Panginoon yung pagkain natin para yun yung lakas natin papunta sa langit, no? Ang kanyang banal na katawan at dugo. That strengthen our soul so that while here on earth, lupang ibabaw pa lamang ito, nararanasan na natin ang pagkain na si Kristo sa kanyang kaharian. So, napakaganda, no? Although minsan pa sabihin, parang ang hirap naman arukin ang mga kaisipan na yan. Yes. Hindi naman talaga madaling maunawaan talaga ang langit. In fact, di natin may paint exactly ano yung itsura nito. No? Pero meron tayong mga makakaisipan na nakakatulong sa atin para maunawaan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. No? Kaya sa huli, he encouraged people to have faith. No? Ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. No? Ibig sabihin, ang mga nananalig sa kanya ay may lugar sa tahanan ng kanya Ama, sa kalangitan. So as we aspire for, or we anticipate our life in heaven, dito sa lupa, nawa makita natin si Jesus, ang kanyang aral, ang kanyang halimbawa, at ang pagsunod doon, ang paraan natin na makarating sa Ama, kasama na rin ang binigay niya sa ating napakalaking kayamanan, ang banal na Eucharistia. Amen. Tayong mga tumanggap ng buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Sa bawat panalangin sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nagdurusa sa sakit na walang lunas, naway palakasin ng kanilang pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng nakakapagpagaling na biyaya ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya sa Kanya upang makapamuhay kami na may pananagutan bilang iyong mga anak. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling iha.
ay para lamang sa iyo, kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Manalangin kayo upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ginugunita ang martir na si San Estanislao, tanggapin mo ang ipinagdiriwang na paghahain ng tipan at dangal sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa pagtanaw ng utang na loob namin kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Estanislao ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa alanghitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, o sana. O sana, o sana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para mahayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay minarap na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose at ni Honesto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, ang mga kapanalig naming inaalala namin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oh, amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob ang ating mga panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa asalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mong aming pananampalataya.
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa, kapayapaan. Peace with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayong inanyayahang makisalo sa anyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo kong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, Ikaw ang daan, Ikaw ang katotohanan, at Ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagdiwang sa pagunitang ginampanan at sa tinanggap na pakikinabang
ay humihiling na iyong pagkalooban ng pakikiisa sa mga martir na banal sa pagsasalo sa pagkabuhay at tagumpay ng iyong anak na ipinahayag sa piging na ito bilang namatay at nabuhay na Mesiyas at tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo at ang inyong pamilya na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalan ng sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan, ng loob, at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere murcer lui et anticum documentum novos et Estet pides supplement tuum sensum effectui genitori genitoque plus et jubilatio salus o nor virtus quoque sit et benedictio
sit, laudatio. Amen. Amen. Panem de cello prestitis tieis, omne delectamentum in se habente. Oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quae sumus, ita nos corporis et sanguinis tuis sacro mysterio venerari, ut redemptionis tuvi fructum in nobis jugiter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.